Jeremiah Gray, mapapaaga, target date, maglalaro na sa wakas. At Barangay Ginebra, naghahanap ng additional guard, Bolik, isa sa pinagpipilian. Yan ang pag-uusapan natin mga chong, pero bago yan, pakilike lang ng ating video, mag-subscribe, on at all ang notification bell para makasali ka sa ating pag-giveaway. So Jeremiah Gray, mapapaaga, target date, maglalaro na sa wakas. Bukod nga kay Jamie Malonzo, ay ito ngang si Jeremiah Gray ang isa sa pinaka-inaabangan ng maraming Barangay Ginebra fans dahil napakataas nga ng potential nito na maging future star player sa PBA. Bahagya ngang na-delay ang debut game ni Jeremiah Gray dahil kaka-recover nga lang nito sa ACL injury. Nag-iingat nga si Coach Tim Cone sa nasabing rookie. Pero ayon nga sa ating mga trusted source, ay kumpirmado na nga na makakapaglaro si Jeremiah Gray sa October 23. Manila Klasiko kontra Magnolia Hotshots. At pupwede pa ngang mapaaga ang paglalaro ni Jeremiah Gray, depende sa ipapakita nito sa kanilang team practice. At tanging si Coach Tim Cone na nga lang ang pumipigil na paglaruin si Jeremiah Gray. Dahil naniniguro nga si Coach Tim na 100% ready ang nasabing rookie. Para sa akin mga chong, ay magandang additional itong si Jeremiah Gray sa Barangay Ginebra. Makakatulong nga ito pagdating sa outside shooting na problema ni Coach Tim sa kanilang mga nakalipas na laro. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Barangay Ginebra, naghahanap ng additional guard, Bolik, isa sa pinagpipilian. Ito nga ang Barangay Ginebra mga chong ay ongoing ang pagpabalakas ng kanilang koponan. Kung matatandaan nyo na nakuha nga nila ang high flying forward na si Jamie Malonzo at isang additional gunner na si Von Pesomal. Pero nagsisimula pa nga lang ang Ginebra management dahil ayon nga sa mga source ay naghahanap nga ngayon ng additional solid point guard ang Barangay Ginebra na po pwedeng bumalik sa pwesto ni L.A. Tenorio. Dahil hindi na nga ito bumabata at anytime soon ay magre-retiro na. Dahil hindi naman habang buhay ay nasa Ginebra lang si L.A. Hindi nga lang si Tenorio ang magre-retiro sa Ginebra dahil may edad na nga rin si Stanley Pringle. Kaya naman, habang maaga ay ginagawan na yan ng paraan ng Ginebra coaching staff. Sa ngayon nga mga chong ay meron ng dalawang option ang Ginebra. It's either mag-abang sa unrestricted free agency o magsagawa ng isang blockbuster trade. Kung magte-trade nga ang Ginebra, ay ang target na pitasin dyan ni Al Francis Chua ay itong one of the best guard ngayon sa PBA na si Robert Bolik. Pero ang problema nga nila ngayon ay nakabang nga rin ang Japan B-League sa nasabing gwardya. Ayon nga sa mga source, ay tinarget nga din na makuha ni Chua si Matthew Wright. Pero hindi nga nagkasundo sa offer at mas pinili nito ang Japan B-League. At posibleng ganyan nga rin ang sistema kay Robert Bolik. Kaya meron pa ngang option ang Ginebra. Yan ay ang mag-abang sa unrestricted free agency. Ang inaabangan nga nila ngayon dyan ay itong si Wami Chongson na magiging unrestricted pagpasok ng December. Para sa akin mga chong ay mas magandang itong si Wami Chongson ang kuwanin ng Ginebra. Dahil ang pinakakinakailangan nga sa sistema ni Coach Tim ay isang role player na magpapasilitate ng triangle offense. Kayang-kaya ngayang maibigay ni Wami Chongson kumpara kay Bolik na mas nakafocus pagdating sa scoring. Mas babagay nga itong si Chongson sa Ginebra dahil hindi nga ito matakaw sa bola. Underrated nga itong si Chongson dahil napakataas ng basketball IQ nito. Kaya naman, gustong-gusto talaga itong kuwanin ni Coach Tim Cone.